Good afternoon, mga kabayan. Nandito na naman po tayo sa bukid at meron pong nagbigay po ng igat o palos. At panoorin po natin ang kanila pong gagawing pagluluto. Ng igat po. Chef, ano ang ginagawa niya kanina para malinisan ko ng maganda po yan? Suka sa asin. Suka sa asin lang po ang ginamit. Pumasok ka para sa kanan. Password? Oo. Nasa board. Simple lang po pala. Sige po, hayaan po natin siyang division board. Maya-maya po ay sagpon na po pagluluto po natin na kuha na ulit ng video. Mas maganda po paglalamutakin po natin ang suka at asin para mawala po ang lansa. At agaran po natin hugasan. At kung tutusin po, parang ngayon lang po tayo nagkakaroon ng igat sa lugar na ito. Kaya nakabuting ang mga mamamayan dito ay nagustuhan ng igat para po ay makatulong sa pagpuksa. Minsan para maging salo dahil binubutas po ang mga tilapid. Kumakain ng palay. At kumakain din po pala ng palay ito. At minsan po sa mga bandang norte, ito po ay... At ito po ay in-export po sa ibang bansa. Linis. Ayan na po. At umpisa na po natin magluto ng lagat na igat. Chef. Okay, paliwanag lang po kung ano yung binabagsak mo dyan. Luyang dilaw. Luyang dilaw muna. Ayan. Ibang amon niya sa karaniwang luya pala, Asya. Healthy pa to. May tawag yata sa English niya ni turmeric. Turmeric po pala, turmeric. Mga Indian po yata ang gumagamit yan. Bawang. Ito chef, anong lahi mo? Mestizo. Mestizong ita sa Pilipino. Talagang ano talaga, native ni native. At makikita nyo po ulit ang ating pong kinalalagyan ngayon. At ang ano pong susunod na ibabagsak po natin dyan? Yeah. Okay. Bakit tinawag na lagat ang putahin natin? Bisa na namin siyang mga
ninuno namin ang tawag dyan, ilagat. Alagat. At ang ayos. Halimbawa, ang hahanapin pa natin sa kasaysayan, baka abutin tayo ng mga dalawang araw. Hindi na kayo... Kailangan ko ba ipaliwanag nila? Hindi na. Tuloy natin ka na. Dipalitan mo siya kung ano yung natatanging sangkap na hindi pang araw-araw na gamit sa pagluluto dito sa Pilipinas. Ay, tulad ng turmeric, hindi natin gamitin sa ibang putahiyan. At yung isa pa na dahon na ito? Dahon ng alagaw. Alagaw. Ano ba sa English ang alagaw, kapitong? Ag. Huwag po tayo magbigay ng maling impormasyon po at tayo po pinapnunod sa buong mundo. Joke-joke lang po yung mga ano namin para hindi po tayo masyadong seryoso. Nakalimutan namin yung English sa alagaw. Yun na lang, alagaw, salitan Tagalog. Nako, maamon nyo lang po itong ating pangluluto ngayon. Tapos, ay... Medyo durug-durug na nakon yung pagkakabi sa bili na talaga yung iga. Meron ba tayong pagsakit doon dito? Bigasan ko na yun. Kasi ng konti baka na natin parupan. Kaya kumakikita natin na dilaw na dilaw na yun. Tatakpan po natin at balikan po natin ito maya-maya. At sa ngayon po ay ilalagay na po natin yung dahon po ng alagaw. Sa mga ibang probinsya, ang tawag po dyan ay agdaw. Suka. Suka. Wala na pati na pati ang lansa. Toyo, hindi mo naman ang toyo yan. Ito yung pagkamilip po natin. At hindi po nagtagal ay pwede na po natin hanguin ang ating pong igat na lagat. Ano ang napakagandang i-pares po natin dyan, Chef? Siyempre, hindi makamula yung pares niya. Ano po kanyo? Ginebra San Miguel. Baka ni man. At wala pong kasi sarap ay pagsaluan po ang igat. At ante po mga kaibigan dito po sa Bulacan po na mga ang bayan ng mga bayani. Kita. Ayan po.
At mag-ingat po tayo, kaya sasaman kayo panig ng mundo. At huwag niyo pong kalilimutan na ang dahon po ay nahuhulog sa kanyang puno. At tulad ko, kung ilang pong taon po na malagi sa ibang bansa, ay dito po tayo gustong mamalagi at upang gugulin po ang mga nalalabi po nating taon at araw sa ating pong sinilangang bansa. Maraming pong salamat at sa susunod po na naman ating vlog, ang inyong pong kabayan ay laging naglilingkod. Maraming pong salamat.